natin to. Bagong model natin na rep, no? NRBX 471 CPSP 14.8 cubic feet na bottom placer, no? Malaki to, mga ka-reviews. Tara, start na. Okay, mga ka-reviews TV. So, ito. I-demo natin ngayon tong pinalitan na model ng NRBX 460. Ito yung pinakabago, no? So, yan. Makapansin nyo yung kanyang design. Flat series na siya. Tapos yung pinaka-edges niya, makapansin nyo, talagang flat na flat siya. So, iba yung angles ng gilid niya, yung mismong curve, yung mismong design. Talagang, ito makapansin nyo, yung edges niya, talagang straight na. So, kahit tingnan mo sa gilid, yan, sa gilid, makapansin mo yung ganda ng gilid niya, saka straight na straight. So, isa pang makapansin mo dito, yung kanyang ano, design. So, yan. Ang ganda ng rep na to, mga ka-reviews TV. So, yan. Ito yung indicator niya. So, yan yung ano, electrostatic touch control panel. So, dyan tayo nag-a-adjust ng lamig. So, yan. I-tour ko muna kayo sa loob, no? So, yan. So, yan. So, makapansin nyo, mga ka-reviews, bagong dating lang siya talaga. So, as in, bagong display lang siya. So, mapansin nyo naman yung mga pagkakaiba sa kulay, sa design, sa appearance. Yan, mapapansin mo. Ano siya, 3-layer. So, malaking pagitan. Sandangkal yung pagitan. So, yan. Marami ka nang malalagay. So, kung mahilig ka sa maglagay ng pitchel or cake, so, marami kang malalagay. Organized na siya. Then, ganun din sa plastic. Crystallized plastic. So, matibay din siya. So, parehas din naman pero maganda talaga ang lumabas na model niyan. May inaantay nga ako lumabas na bagong model eh, yung may water dispenser na gantong model, pero wait na lang natin, no? So, yun. So, intro'y natin, no? Napansin nyo dito sa model na to, LED light. So, mababa lang naman yung watts na kinakain na ito. Then, mapapansin nyo sa gantong model lang rin, malaki na yung fridge capacity niya. So, advantage na ito, marami na kayong malalagay. Saka isa sa kanyang mismong design is yung mismong special features na Prime Fresh. So yun. So kung mapapansin nyo yung Prime Fresh, ito yung negative 3 degrees Celsius ng cooling, no? So soft chilled lang siya kung tawagin. Diba? Cooking without defrosting yung mismong design ng Prime Fresh. And then, mapapansin nyo rito yung kanyang built-in deodorizer. So AG Clean. So silver ion cleaning ang tawag dyan. So, in case na magkaroon tayo na unnecessary smell sa loob ng rep, eh, nawawala yan kasi built-in deodorizer na siya. So, hindi na mamaho. Yun ang maganda dito. So, isa mapansin nyo rin dito sa model na to, yung Prime Fresh Plus, no? Ito ang pinaka main special feature si Panasonic. Bakit? Kasi po, itong model na to is nagme-maintain ng 7 days o up to 10 days na freshness. So, hindi na kailang mag-defrost para palambutin yung karne. So, sa Prime Fresh pa lang, mamimaintain niya na yung freshness sa kayong pinaka-soft chilled ng karne. Okay yan. So, ngayon, dako naman tayo sa freezer. So, kung mapansin nyo yung freezer capacity niya, so, ganun pa rin, organized naman. Kabilang dyan yung ice maker, so yung may twister tayo. So, malalaman natin, once naka-build up tayo ng ice, so, mapupunta siya dito. So, iba yung design ng mga ano na ito, plastic. Hindi na katulad ng dati. Iba siya. Nagkaroon na siya ng design dito. Yan. Pero malalaki naman siya at maganda yung mga shelvings niya. So, ang maganda dito, yung ventilation ng hangin. So, kung mapapansin mo yun, di ba? Mapansin nyo yun. Yan yung mismong labasan talaga ng hangin niya. So, mas mabilis niyang napapaikot yung lamig. So, kada layer, may sariling ventilation. Yan ang maganda sa bottom freezer ni Panasonic. Mabilis kumalat ng lamig. Saka maganda na ito, yung ginagamit niyang refrigerant sa compressor is R600A. So, mas mabilis siya magpalamig. Sa kung mapapansin mo, marami ka na rin malalagay sa freezer niya. Organize siya. So, kung mahilig ka mag-store ng pagkain within 7 days to 15 days or a month, yan, depende na po sa ilalagay nyo yan. So, kung makapansin nyo rin, bakit ba matitibay yung mga door ng ating mga bottom freezer or yung two door? So, ito kasi yung ginamit dyan. So, kung makapansin mo to, itong ginamit na to, solid to. So, hindi basta-basta ordinaryong bakal lang yan. Saka matindi ang pagkakagawa sa mga ganyan. So, ito.
Dako tayo sa mga tanong, di ba? Madalas na tinatanong. Tinatanong sa akin ng mga customer ko, ito robang gasket na to, eh, na-order. Yan, lahat yan, madalas ang tanong. Opo, na-order to. Pero sa ngayon po kasi, sa mga ganito, ito naman is madalas washable. So, natatanggal po yan. Pwede nyo malinis yan. Pwede nyo malinis yan, pwede nyo ibalik. Diba? So, kung hindi na talaga siya dumidikit, pwede naman nating orderan. So, dako na tayo sa energy saving nyo. So, explain ko bakit mas matipid yung mga ganitong model. At bakit maganda ba yung bottom freezer. So, kung bakit maganda yung bottom freezer, sa kahit yung ganitong model, bukod sa magandang refrigerant niya na R600E, is mas malaki yung tipid niya kasi yung freezer natin nasa ilalim. So, yung fridge nasa taas. So, kadalasan, yung lamig niya napupunta sa freezer is isusupply na lang sa fridge para hindi nahirap mag-rotate ang lamig. So, kadalasan, excess na lamig na lang yung napupunta sa fridge. Kaya, kung magbukas man lang tayo sa freezer kahit mababa yung temperature natin, hindi na siya gaano malakas magbugas sa compressor. So, ano pa yung isang advantage nito, no? Isang advantage nito, once nandito yung adjustment natin ng lamig, so yan, dyan adjustment natin ng lamig, dyan lang tayo magko-control kung gaano kalamig. So, di mo na kailangan buksan si rep para mag-adjust ng lamig. So, dito ka na lang mag-a-adjust, no? Dito na lang mismo. So, ito yung example niyan. Fridge, prime fresh, saka freezer. So, ipapost ko yan dito sa video na to. So ngayon naman, after nung nakita nyo yung adjustment, napansin nyo, may Econabi sensor, din inverter. So ano ba yung Econabi sensor? May Econabi sensor po, yan yung nakakatulong sa inverter para mas mapatipid niya pa yung paggamit o pagtakbo nito. So yung variable speed na tinatawag, yun yung ginatawag na inverter. So as a long term run, as long na ginagamit mo, mas matagal, lagi nakasaksak si rep, mas nami-maintain niya yung kanyang low pan o yung low wattage na ginagamit. So in terms naman sa kanyang design, sa warranty, diba? So ang hirap magsalita ng naka-face mask. In terms sa design at sa warranty, 12 years warranty sa compressor si Panasonic. In terms naman sa klase ng origin, Japan brand to. So, Japan quality, Japan brand. Yan ang pinaka-trademark ni Panasonic pagdating sa appliances. So, ano ba yung isa pang advantage pag Panasonic? Ang Panasonic kasi, kung natatandaan nyo, yan yung dating National. So, si National, ang compressor niyan dati, puro Japan compressor. So, kung familiar kayo sa Matsushita compressor, under din yun ni Panasonic. Kaya nag-merge si National, siya si Panasonic. Siya na lang ngayon ang nagkikater ng sariling ganong compressor. So, kung ano yung brand ni Panasonic, yun din yung kanyang compressor. Yun ang maganda sa kanya. Patented brand siya kung tawagin. Diba? Solid to. Kaya maganda to. Maganda reviews nito. Lalo na itong mga model na yan. Ang gaganda ng reviews ng mga yan. Lalo na to. Yan, yung BL. So, yun mga ka-reviews TV. Diba? Ayos yan. Mga Reviews TV, sana nagustuhan niyo yung konting demo ko or konting vlog ko regarding sa bagong model na NRBX471 CPSP 14.8 cubic feet na bottom freezer ni Panasonic. So yan, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa atin, no? God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At sa mga customer natin, nagpapasalamat din po sa inyo sa inquiries. At yun po, maraming salamat din po sa lahat ng subscribe sa aming YouTube channel. So malaking tulong na po para sa amin yan. Sa mga nanonood po, don't skip ad po. Rock and roll to the world! Maraming salamat po. Then shoutout po sa lahat ng tropa, kakilala, kaibigan. Shoutout po sa inyo. Para sa inyo po itong mga demo namin. Maraming salamat po. Sana po yung magustuhan nyo po yung aming mga video. At iwas po tayo sa COVID, no? No to COVID po tayo. Ide-demo ko po susunod yung split type aircon na anti-COVID technology, no? So maraming salamat po mga ka-Reviews TV. God bless. Shoutout sa The Reviews TV. More power and God bless. Yan, salamat, ma'am.